Sugatan ng 4 na tauhan ng Philippine Navy sa nangyaring gitgitan sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea na magsagawa ng panibagong resupply mission sa Yungin Shoal, ang PCG. Si Gab Villegas sa detalye. Alas 6:30 kahapon ng umaga, binabaybay ng 2 supply boat at 2 barko ng Philippine Coast Guard at Navy ang karagatan patungong BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal para magsagawa ng rotation and resupply mission. Nang banggain ng Chinese Coast Guard 21555 ang BRP Sindangan ng PCG. Ganito rin ang sinapit ng UNIZA May 4 na binangga sabay binomba ng tubig ng 2 barko ng Chinese Coast Guard. Kaya nabasag ang windshield nito. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, isinagawa lahat ito ng CCG at Chinese Maritime Militia para harangan ang mga barko ng PCG na BRP Cabra at BRP Sindangan. 4 na tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan. Una nang iginiit ng AFP na bahagi ng routine task ang RORE mission upang palakasin ang presensya ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Pagpapakita rin ito ng pagsisikap ng AFP na maprotektahan ang karapatan ng bawat Pilipino na makinabang sa mga yamang dagat mula sa ating teritoryo. Samantala, nanindigan ng China na ilegal na panghihimasok ang ginawa ng mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Para naman sa National Task Force on West Philippine Sea, patuloy nakikilos ang Pilipinas na naaayon sa international law, partikular sa 1982 United Nations Convention on Law of the Sea at 2016 Arbitral Award na naipanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Ayon sa Foreign Affairs Department, aabot na sa 9 ang bilang ng mga diplomatic protest na nahihain ng Pilipinas mula ngayong taon. Mula sa 142 nahihain ng Pilipinas mula nang maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pwesto. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.